guys, welcome to my channel. Welcome to Trending with Us. Hey guys, what's up? Kumusta kayo? Namiss ko kayo. Sobrang namiss ko kayo. So, alam niyo na siguro kung ano ang gagawin natin for this video. Syempre, as I promised dun sa last episode na pinakita ko sa inyo, today we will do camera unboxing. So, nabili namin ito dun sa Henry's Professional sa ATC. Kasi, sabi nila, kung bibili ka ng camera, Henry's yung known para sa mga product na yun. Actually, yung mga friends ko, yung mga ka-office mate ko, ang alam talaga nila, ang bibilin ko ay DJI Osmo Packet. Advice sa akin ni Nox, one of my colleague, niya, maganda raw yung DJI Osmo Packet. So, very handy siya. So, nailove ako dun sa Osmo Packet. So, yung ibang reviews ng Osmo Packet. So, okay naman siya. So, nasa isip ko talagang bibili ako ng Osmo Packet. Okay. So, kaya nagbago yung isip ko kasi may capability itong camera na nabili ko na mag 30 times optical zoom. Which is yun yung palagi kong ginagawa sa mga videos ko, mahilig ako mag-zoom. San hindi, wala akong way para makalapit dun sa vini-video ko. So, instead, nag-zoom ko. So, dahil zinu-zoom ko siya, nawawala na yung quality ng video. So, dahil dito, nung pinakita sa akin, at saka, alam nyo guys, since nagsa-start pa lang naman ako, parang hindi ideal na bumili agad ako ng masyadong mahal na camera. Yung Osmo Packet, medyo pricey siya for a small camera. Pero, kasi naman, it's actually a camera and a gimbal in one. Yeah, tinanong ko sa Henry's is 23,000. So, tapos nung nakita ko tong camera na to dun sa display, nakita ko agad yung price niya. Actually, gusto ko yung fact na meron siyang screen. Flip na screen. Tapos, meron akong way para makita ko yung itsura ko dun sa camera. Okay? So, at saka yung price niya ay 16,999. Tapos, kung ikakash mo siya, magiging 15,000 plus na lang siya. Okay? So, naisip ko, why not give it a try? So, tinesting namin, ganyan. Okay naman siya. Tapos, yung Osmo Packet, meron ako mga bagay na hindi ko magawa alone dun sa gimbal na yun. Kasi kailangan yung hindi mo ma-maximize yung features ng Osmo Packet not unless nakakonect siya sa phone. Kasi dun mo siya ina-navigate sa phone mismo. Kasi meron kang i-download na app. I forgot the app. Kung ano yung name ng app. Pero ilalagay ko siya dito sa screen after. So, ito yung app na ida-download mo para mag-connect yung phone at saka yung Osmo Packet. But anyways, I still love Osmo Packet. Siguro hindi lang sa ngayon kasi masyado siyang mahal. So, parang hindi practical na gumastos agad ako since nag-uumpisa pa lang naman ako sa YouTube. So, gusto ko lang i-level up ng konti yung mga videos na sinishare ko sa inyo since dumadami na yung pamilya natin. So, as of today, we have 611 subscribers and counting. So, thank you. Maraming pong salamat sa inyo sa patuloy na pagtambay ninyo sa channel. So, ito pala yung resibo sa Henry's Professional. So, they're located at third floor expansion building, Alabang Town Center, Ayala, Alabang, Muntinlupa City. So, nabili ko siya 15,299 pesos. Thank you sa asawa ko. Libre niya sa akin to. So, maagang pumasko. Eto na siya! Thumbnail!
Okay, so syempre yung box, Sony, at saka ito ay DSC-WX500. Okay, so yun yung nabili ko na camera. Ang pinili kong color ay color black. So, tatlo yung color nitong camera nito. Isang pink, isang white, tsaka isang black. But I want black color. So, syempre, pag binuksan ninyo yung box, ano yung makikita nyo? Chirin! Meron pala siyang free na 16 gigabyte na, ano man tawag dito, memory card. Pero yung malaking memory card siya, hindi siya yung micro SD. Okay, so free lang siya from Sony. Tapos, what is this? Wala lang. Okay, tapos meron siyang mga instruction kung paano i-connect yung, kung paano mag-transfer nung videos or pictures from the camera going to your mobile phone, smartphone, or laptop. Ang manual na hindi naman natin pinapansin, aminin nyo yan. So, instead na magbasa tayo, yung iba nag-YouTube na lang or nag-Google. Charger. So, yung regular charger lang siya. Sony, kita mo ba? So, may cable. So, yun lang ng box. So, cable. Camera itself. Ayan na siya! Sony DSC-WX500. May kasama siyang strap. Meron siyang dial mode. So, since pinag-aaralan ko pa lang yung camera, sabi dun sa Henry's Professional, mas maganda yung quality ng video kung manual, kung ako mismo yung nagsaset ng mga ISO, aperture. Pero syempre, may mga calculation pa siya sa pag-aaralan ko pa yon. So for now, I'm just using the intelligent auto. Ito, si on-off button, shutter, mode dial. So yung mode dial, meron siyang intelligent auto, superior auto, program auto, aperture priority, shutter priority, manual exposure, memory recall, movie panorama. Lever dito. Diba ito yung shutter, tapos meron siyang lever. Siya yung pang zoom. Grabe guys, dito talaga ako na in love sa zoom. 30 times optical zoom. Ipapakita ko sa inyo, nandito. Yan, lalagay ko dito sa screen na to kung gaano kalinaw yung 30 times optical zoom. So, ayan, di ba? Kita nyo? So, nakikita nyo ba? Ayan siya. Okay? So, ganun yung scope na naaabot niya nung camera. At saka, when we say optical zoom, so kahit gaano kalayo, tapos para kang nagpunta mismo doon, ganun yung parang effect ng optical zoom versus yung digital zoom, parang pinapalaki niya lang yung picture. At saka, ang nagustuhan ko dito versus the DJI Osmo Pocket, malaki yung screen niya na na-flip. Kasi medyo nahihirapan ako, siguro gawa ng malabo na yung mata ko. Hindi ko na masyadong makita kung okay ba yung frame ko. Love ako dito talaga kasi gawa nung zoom. At saka, just being practical kasi ang laki ng mura niya versus sa DJI Osmo Pocket. Para maganda din yung itsura ng videos ko, gusto ko i-level up para sa inyo. Mga ka-trenders! So, nagpapa-shoutout pala si Mavs. Mavs, shoutout sa'yo. Thank you sa patuloy na pag-suporta ninyo sa channel ko. At saka kay JM, J-Mart pala, J-Mart. Thank you sa, sabi niya tawagin ko rin mga ka-trenders yung mga subscribers ko. So, mga ka-trenders,
Kung okay sa inyo, natawagin ko yung ka-trenders, please comment down below. Disclaimer lang guys, hindi ako technical reviewer or whatsoever. Yung pagbablog ko nitong camera na to ay based lang experience ko. Kung ano lang yung mga lens na ginagamit ko, mga kailangan ko lang, which is, ano ba mga kailangan ko? Eto, yung record. Record button. So, pag magre-record ka, i-press mo lang tong pula na to. Tapos, pag sa stop mo, stop mo lang to. So, tsaka, sa ilalim pala, nakalagay yung battery. Ito rin yung SD card. So, yung malaking SD card. So, the battery and the SD card. Okay? So, ito, para sa HDMI. Tapos, ito ay para sa monopod. May flash. Meron siyang flash. Okay guys, tapos magpunta naman tayo sa menu. Okay, so i-click mo lang tong menu button. Meron siyang camera settings, custom settings, wireless. So syempre, yan yung pinaka gusto ko. Ito din yung unang-una kong tinanong, ito bang 16,999 pesos na camera na to? May wifi capability ba to para mabilis kong ma-transfer yung videos na nakuha gamit tong camera nito to my phone. Kasi doon talaga ako nag-e-edit ng videos sa phone ko. So sabi niya, meron daw. Okay. So, the download ka lang ng Sony Play Memories. Pero alam niyo guys, kinabahan talaga ako kasi wala akong makita nung Play Memories Mobile sa App Store. Sabi ko, ano ba to? Siguro, ba't ganun? Wala akong ma-download. Pero meron siyang sinasuggest na isang app. So, yun yung dinownload ko. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung app na dinownload ko. At siya yung nagagamit ko na app para ma-transfer yung mga videos from here to my phone. Okay? At saka isang tip pala sa inyo, kailangan nakaset siya sa MP4 kasi kung iba yung settings, hindi siya matatransfer. Okay, so we are just being practical guys. So, ito ay camera na nagustuhan ko. Ang pinagbasihan ko lang yung mga pangailangan ko as vlogger. Ano yung mga gusto kong ininavigate? Ano yung mga bagay na gusto kong nakikita sa videos ko? Tapos, syempre yung budget ko, hindi naman pwedeng sa camera na lang naubos lahat. Syempre, meron tayong ibang pinagkakagastusan. So, yun yung mga inisip ko sa pagbili ko ng camera ko. Okay, so with this camera, sa tingin ko, nandito naman lahat ng mga pangangailangan ko. I think okay na siya for 15,299. Sony pa yung tatak niya. Sony camera. But if you have any suggestions or kung may alam kayo na tips and tricks using the DSC-WX500, kindly let me know guys. Just comment down below. And we are open to suggestions and to your comments. At saka nga pala, kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button. I-click mo na rin itong bell notification para lagi kang updated kapag may bago kong videos na in-upload. So, thank you for watching. Maraming salamat sa inyo, sa mga subscribers ko, mga ka-trenders. Hello, Philippines! Hello, world! Mga dover cards! At saka, madlang people! Thank you for watching Trending with I! Goodbye for now!